At dito nagtatapos ang ating programa sa oras na ito. Hanggang sa muli, antabayanan ang 5 minutong pagbabalita. Ang sarap sabihin ako'y isang Pilipino. Makulay ang buhay at lahi ng bayan ko. Pagpapahalaga ating paniniwala, mga kababayan ko, huwag tong mawawala. Ang paalalang ito ay atid sa inyo ng NCCA, DepEd at ng himpilang ito. Radyo Express Balita! Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Panrehiyong preskon, isinasagawa. Walang higa bells, isinauli na. At Philippine ESNCHS, pikong makapasok sa finals. Ito ang Express Balita. Unang-una, bagong-bago. Sa inyong mga radyo. Sa buong pwersa ng DYRS News Information Center. DYRS 574. Daluyan ng tapat na totoong isyu ng bayan. Mula sa Ormoc City, maghahatid sa inyo ng mga nagbabagang balita saan mang sulok ng bansa. DYRS! Pinatapang, pinalawak, pinalakas ang Radyo Express Balita! Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Para sa detalye ng mga nagbabagang balita, ipinagdiinan ni Direktora Meroitico ang kahalagahan ng journalismo sa campus journalists. Para sa karagdagang detalye, live mula riyan sa Ormoc City si Hans Baldono. Binigyang diin ni Regional Director Meroitico ang kahalagahan ng journalismo sa mga kabataan sa nagpapatuloy na Regional Schools Press Conference. Ayon sa kanya, kailanman ay hindi napigilan ang kapangyarihan ng ballpen sa pag-usbong ng mga kabataan. Hans Baldono para sa Express Balita. Samantala, balang higa bells, isinauli na matapos ang mahigit 100 taon. Para sa detalye, nakatutok si Radyo Express, Val Beringuel. Matagumpay na isinauli ng Estados Unidos ang 3 kampana ng balang higa noong Martes matapos ang 117 taon na pagkatago sa kanilang bansa. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, political will ni Duterte ang dahilan sa pagkakabalik nito sa bansa. Val Beringuel para sa Express Balita. Sa ibang balita naman, dating United Nations Secretary General Kofi Annan, pumanaw na. Radyo Express Loy Sabungan para sa detalye. Pumanaw na noong Agosto ang dating United Nations Secretary General Kofi Annan sa edad na 80 taong gulang. Inhayag naman ng UN ang kanilang pagdadalamhati sa kanilang dating kasamahan. Loy Sabungan para sa Radyo Express Balita. Magbabalik ang balitaan pagkatapos ng paalalang ito. Hello, ako si Joseph. Sa umaga, Josephine sa gabi. Transfer ako dito, sana makipagkaibigan kayo, ha? Ba't naman kami makikipagkaibigan sa'yo? Eh, bakla ka! Bakla! 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 Pantay-pantay na karapatan ay pairalin. Isang paalalang hatid sa inyo ng CHR at ng himpilang ito. Radyo Express Balita! Oras, 3:54 ng hapon. Balik sa mga balita, Philippine ESNCHS bigong makapasok sa AFF Suzuki Cup Finals matapos talunin ng bansang Vietnam. Radyo Express Val Beringuel, ibalita mo. Bigong makapasok ang Philippine ESNCHS sa AFF Suzuki Cup Finals 2018. Ito'y matapos talunin ng bansang Vietnam sa 2 legs sa parehong score na 2-1. Aabanti naman ng Vietnam sa finals kontra Malaysia. Val Beringuel para sa Express Balita. Sa ibang balita naman, inanunsyo ni Miss Universe Philippines Catriona Gray ang bagong format ng Miss Universe, Kim Kapones y Chica Mo. Ipinaliwanag ni Catriona Gray na sa bagong format ng Miss You sa preliminary competition na kukunin ang top 20 kung saan pipili ng top 10 na rarampas sa evening gown and swimsuit competition. Sa top 5 naman, gaganapin ang Q&A para makapasok sa top 3. Gaganapin ang 2018 Miss Universe sa 17 ng Desyembre sa Bangkok, Thailand. Kung anong in, anong trending, nandun ako walang ending. Kim Kapones para sa Balita Showbiz. Mula sa
sa buong personal GYRS, iyan po ang mga balita sa oras na ito. Ako si Ralph Alcunaba. At ako naman si Mel Bebita. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang araw.